everyone, welcome to our channel. So today I will be talking about Nicole's journey nung nagka-amibiasis siya. And I am making this video actually because I promised myself that I will be making a video to share with you guys sa mga mothers out there and sa mga nanay na same ang pinagdadaanan ngayon. Chika-chika na video, storytelling. So, I'll be putting a timestamp kung hindi kayo interested sa kung anong nangyari sa kanya. I'll be putting a timestamp regarding dun sa medication na binigay ng PDA sa kanya. Pasensya na if may noise kayong naririnig. That's my son, Amir Nicolay. And may mga manok outside and a little bit of construction outside as well. So, pasensya na if may mga naririnig kayong ganyan. Again, so if you are interested in what happened at kung ano yung ginawa namin, please keep on watching. Okay, so October 19, nung medyo di naman siya mainit, parang may sinat lang si Nicole. And came Saturday morning, nagpoop siya. May lagnat pa rin siya, konti lang, pero nagpoop na siya Saturday morning. And it was watery, basa, basa yung poop niya. Saturday noon, parang lumala na yung pagpupoop niya. Halos every 2 hours na siya nagpupoop and basa palagi. And yun na, nagsistart na kami mag-worry. Nung afternoon na, pa 6 p.m. na, every hour, halos every hour na siya nagpupoop. So nataranta na. And I noticed na kahit tulog siya, nagpupoop siya. And walang pagbabago until the following morning, Sunday. So we decided na dali na siya sa hospital. Then when we got to the hospital, the doctor said na it's better i-admit si Nicole para maobserbahan nila yung situation niya. So I agreed. Yon, nakaswero na siya and everything. And yon, binigyan siya ng mga medications, pinabili sa amin maraming gamot. And then napansin namin na yung poop niya is nag-change. Parang hindi na nahilisan. What's Tagalog of nahilisan? Di na natunawan. Yung parang poop niya, yung kinakain niya na saging, yun na yung pinupoop niya talaga. Parang Buo pa rin. Yeah. Buo pa rin yung poop niya. I mean, yung pagkain. That was Monday evening. Hindi ko makakalimutan. Monday evening, same yung itsura ng poop, pero may dugo. So, I called the nurse. And, yung dugo is fresh. Parang, yung itsura ng poop niya is parang yung may sipon. Parang pinisa na kamatis, tas may sipon, tapos may dugo na fresh. And the nurse said, baka hindi, sabi niya, hindi yan amibiasis. Kasi fresh daw yung dugo. According to him. Kasi pag amibiasis daw, dark yung dugo. So sabi niya, baka na-irritate lang yung pet niya, kakapoop. Sa ano pala, sa stool test, kasi na-stool test si Nicole. Twice ba to po, George? Twice. Wala silang makitang positive na signs of amoeba. So, I was thinking, siguro nga, na-irritate lang. And then, halos isang linggo na kami dun sa hospital, wala pa rin nangyayari. I was already consulting my friends, my work friends, or nurse, na sabi niya, baka nga talaga amibiasis. Pinakita ko sa kanya yung mga prescription drugs na binigay ng hospital, nung pinabili ng hospital. Sabi niya, antibiotics, normal na binibigay talaga yan sa ganyang cases. So, nagtataka talaga kami kung bakit walang changes, walang improvement. Ganon. Walang improvement sa condition niya. Naawan ako sa bata kasi kasi yung swero, yung IV niya, syempre bata, makulit yung bata. And Nicole is already like nasa standing phase na siya, ganun. And malikot. So ilang beses na natatanggal yung swero niya. Inaawa ako pag inuulit yung pagtusok sa kanya. So I decided na tanggalin na lang yung swero. And one time rin pala, sobrang taas ng fever niya. And I think lang na it was because of the swero kasi
ang tawag nito, niburot ni Namaga. Namaga yung kamay niya. Yun pala, the needle was already nabali. Nabali. Or, ganun, dun sa kamay niya. Dun sa kamay niya, nabali na pala yung swero. Basta needle. Nabali yung needle. Nabali na pala yung needle. So, yun, parang, after almost a week dun sa hospital, I decided na, i-discharge na lang siya. May energy, ganun, bumabalik na yung energy niya, nakikipaglaro na siya, ganun. So, yun, akala namin, okay na. But, nagpupo pa rin siya. But, he's energetic though. He's energetic, so, yun na nga. Parang, sige, let's just continue the medication dun sa bahay, kasi naawa na nga ako dun sa bata. And then, na-discharge na kami. Friday afternoon, we were discharged. I signed a waiver na i-discharge ko yung bata. Nung dumating na kami sa bahay, parang nag-iba yung, parang nawala yung energy ni Nicole. Parang, he was so weak. Ganon. Like, pag kumakain, he just wanna sleep. Parang gusto niya lang matulog talaga. And parang, na-worry na ako kasi baka nadidehydrate na talaga siya. Kasi nagpupo pa rin siya. Though wala na yung dugo. Wala na yung dugo sa poop niya. And I contacted his pedia. Yung pedia na pinupuntahan talaga namin. Kasi she was not available. Kaya kami pumunta sa ibang hospital. Nung Tuesday, pinuntahan namin yung pedia niya. And then, tiningnan niya yung parang reseta na binigay. And she also was kanang, ang tawag nito, parang di rin siya makipaniwala na walang improvement na nangyari kay Nicole. By the way, this time, parang tinreat na niya as amebiasis kahit di pa niya nakikita sa stool test kasi nga, di ba, may dugo. Ilang days din yun na may dugo, sunod-sunod yung poop ni Nicole. So, yun, tinreat niya as amebiasis yung nangyari. And prior pala to watching, to going to Hispedia, I watched multiple videos here on YouTube. And I came across with a video from, and then Mami Yam also, Pidya Nanay's video also talked about amebiasis. And yun nga, in-explain niya yung itsura ng poop. Same na same dun sa poop ni Nicole. And in-explain niya na may probiotic daw na nag-feed sa amoeba, something like that. Yung, be careful daw sa mga ganon. So, ang ginawa ko, this is prior to going to Hispedia, this was Saturday, after discharge, Saturday, Sunday, Monday. So, I decided na i-stop yung probiotic kasi binigyan kami ng probiotic. Let me show you the probiotic that the hospital prescribed us. Okay, so ito yon, ito yung before we decided to discharge, binigyan kami ng reseta. Isa ito, itong Bacillus clausi na probiotic. I believe this is a probiotic, right? Ampules, plastic ampules. Is that how you pronounce it? Ito yon. And this is how it looks like sa... And this is how it looks like. Ganito siya. So, fast forward. Tuesday morning, we went to Hispedia. She was kind of confused. Ganon. She was kind of confused as well kung ano nga ba talaga yung nangyari. Kasi nga, yung mga medicine, yung gamot na binigay is walang improvement. So, dumating sa point na nagtanong siya, ilang ml ba yung pinapainom ng hospital sa kanya? Sabi ko, 1.5 ml, doc. And, yun na nga. Sabi niya, 1.5 ml, parang underdose daw yun. Niresetahan siya doon sa hospital ng Metronidazole. Yun yung 1.5 ml na sinasabi ko. So, ginawa niyang 5 ml. Sabi ng pedia niya, gawin natin 5 ml. And then, pinalitan niya rin yung probiotic. Kasi no, yung probiotic, yung Enkazyme, pinalitan niya yon ng Normagut. Nung nireseta na yan ng pedia, yung Normagut na probiotic. At probiotic ba yung tawag nila dyan? Basta yung Normagut. I'll insert a picture here, or the following slide, yung nireseta ng doktor, ng pedia niya, is the same, Metronidazole, but she specifically requested for the brand Flagyl. Actually, you can buy the
generic ones. The generic ones of Flagyl. Ito yung Flagyl. Ito yung Metronidazole na nireseta niya. Ito yung... Teka, let's open this. Ito yun, guys. Ito yung Metronidazole Flagyl. So, you have to shake it well before you give it to your child. 5 ml nito yung binigay ko kay Nicole. Okay, so, dalawa yung nireseta ng doktor sa kanya. Yung Metronidazole and yung Normagut. Yung Metronidazole, tinasan niya ng dosage kasi Nicole is already 1 year and 2 months. 1 year and 2 months na si Nicole, weighing around 8 to 9 kilograms. Well, according to yung sa mga weighing scale, 8 to 9 kilograms siya. Pero I think he's more than that. So, yun nga. 5 ml yung binigay ng doctor. Yung nireseta ng doctor. And yung Normagut, he has to take it once daily for 5 days. Yung Flagyl, yung Metronidazole, he has to take it three times a day. Flagyl, yung Metronidazole, he had to take it 3 times a day. So yung ginagawa ko after meal, binibigay ko sa kanya 5 ml 7 times for 7 days. And yung Normagut is 5 days, once a day. Ang ginagawa ko nga pala sa Normagut is sabi niya, ihalo daw sa gatas. But be careful kasi nga, pag ihahalo mo siya sa gatas ng, kunwari, yung gatas na binibigay mo normally sa baby mo is 60 ml. Pag binigay mo lahat, pag pinour mo siya lahat dun sa 60 ml, imimix mo siya sa 60 ml, may tendency kasi na baka hindi maubos ng bata. So, she suggested na ihalo mo na sa like 30 ml, konting gatas lang. Ihalo mo siya doon. And if much better talaga na maubos niya yung mixture. By the way, before I forget, zinc. Sinuggest to ng nurse friend ko, zinc. And also, ng workmate ko na nag-amibiasis din yung baby niya at 3 months. Basta baby pa talaga yung anak niya. Zinc. Basta zinc daw is very helpful sa pagpapatigas ng poop ng baby, ng mga bata. And sinabi ko naman sa pedia niya, if okay lang ba, sabayan ko ng zinc, 5 ml din. Sabi niya, yes, you can do that. And if ever gumaling na talaga si baby, you can change to a vitamins na may zinc na. Yun na. Then, fast forward, umuwi na kami. Nag-poop pa siya. Kasi nga, I asked my husband pa to buy yung mga gamot na nireseta. Nag-poop siya dito sa bahay. That was noon. And after eating, pinainom ko siya once ng Flagyl, ng Metronidazole ng 5 ml. Pinainom ko rin siya ng Normagut na 30 ml. 30 ml na 1 capsule. Yung Normagut is capsule form siya. I-dissolve mo yung loob niya doon sa gatas. Ininom niya. And then yun na, hindi na siya nag-poop. So, ayun. Nag-search din ako kasi ngayon doctors doon sa hospital, di siya, kumakasuggest naman ako parang doctor, ano? I opened up, nung nag-round sila sa mga rooms, I opened up na, doc, baka di kaya to sa, ano, sa gatas, baka, and sabi ng doctor, no, it's not the case kasi matagal naman yung iniinom yan. Di ko pinalitan kasi nga, sabi ng doctor, but when we came home, di ba na-discharge kami Friday, when we came home, pinabili ko agad yung husband ko ng ibang gatas, yung nan, na sinurge ko rin to. Okay, so ito yung gatas na pinainom ko sa kanya. Wait. This is the nan AL110 lactose free. Ito yung pinainom ko sa kanya for, I think, nakaubos kami ng ano nito. Nakaubos siya ng 3 lata nito. I also talked to the pedia about this. Sabi niya, yes, that's good, mommy, kasi that's the right thing na pinalitan mo muna yung gatas niya. Good decision. And sabi ko, doc, forever na ba to? Sabi niya, no, because that serves as a medicine. Parang ganun, may medicinal factor or something component ito. For diarrhea purposes lang daw to.
or yung gagawin ko raw is, pag umukay na si Nicole, di ko raw siya bibiglain sa lactum. Like, isa-stop ko agad-agad. Pag okay na siya, i-alternate muna from non to lactum hanggang sa umukay na talaga. Yun nga, ngayon, back to lactum na si Nicole kasi he's already doing okay. He is really doing fine, thankfully. Yun, again, yun, isang take lang ng metronidazole na 5 ml, umukay na talaga siya at nung Normagut, tsaka ito. I believe, nag-help din to. After, I think, 2 days ng pag-inom ng mga gamot niya, parang unti-unting nag-harden yung poop niya. Nag-normalize. So, I'm very thankful na yun. Parang, yun nga, parang waste of time talaga yung pagpunta namin ng hospital. And I regret that so badly. So much, kasi nasaktan pa yung bata. Nag-IV-IV pa siya doon ng... Anyway, it helped kasi nga, baka ma-dehydrate rin yung anak ko pag di na-IV, diba? So, anyway, things happened. Wala na tayong magagawa doon. Again, so, that's it. Yun nga, yun ang naging journey ng anak ko nung nagka-amibiasis siya. And, I hope this helps a lot of mommies na may pinagdadaan ng pareha ng napagdaanan namin. And, don't lose hope. Everything's gonna be okay. Just consult your pedia, consult the doctors. And thank you for watching. I hope to see you guys later. Bye-ers. See you on our next vlog.